Magandang hapon mga idol. Ayun, dito naman tayo sa ating munting manukan. Kita niyo po ating mga native na manok. Mga sisaw natin yun. Ang native na mas 2 months na ating mga sisaw. Ay 2 months na pala. Kita niyo po mga bago. Sama-sama lahat yan. Ay, kasama silang isang inahin. Ito naman. Ang iba natin mga manok. May mga sakit yan mga idol. Ito yung baboy natin mga idol. Tapos lang din nilang kumain. Tapos lang nilang kumain. Kaya tahimik na sila. Tatlo yan mga idol. Mahigit ng 3 weeks yan sa atin. Tapos ito naman yung dalawa, ay tatlo pa na paalaga naman natin ito. Iba naman ang nagpapakain nito. Para sa atin din to. Tapos na nga magsikain. Medyo mas malaki ito ng konti kaysa doon sa alaga natin. Ano tayo sa ating manok. Mga pa tayo ng itlog doon. Itik natin mga idol, mga malalak niya. Simula na naman tayo mag-breed mga idol ng ating mga manok na native. Ang pinakawalan ko na dito yung mga native natin na inahin. Papakopan naman niya sila mga idol. Bali tatlo lang yan. Yung isa nandun pa sa mga sisiyo natin. Yan yung magpapalaki ng mga sisiyo natin mga idol. Ito yung mga native natin na magpa-performance mga idol. Pasok tayo at kuhin natin yung itlog. Yung iba mga idol nandun sa kulungan at mga may sakit. Puro may sipon mga idol. Mga breeder natin na rooster nasa labas dahil meron doon isa. Mga idol, may mga sakit yung mga nakakulong natin na yun. Kaya kinulong mo natin para pansamantala din mga sila. Kunin natin mga idol yung mga itlog. I-marking natin. Thank you.
Ayan, idol balin. Tapos natin silang kunin. Na-marking na rin natin yung mga itlog natin mga idol. Nalagyan natin sila ng date para alam natin kung saan. Kung kailan sila initlog ng ating mga manok. Ayan. Para yung pagbenta natin ng mga itlog mga idol, alam natin yung nag-breed pa sila mga idol. Para alam natin kung kailan sila pinang-initlog at pag may bumili, alam natin kung anong ibibigay natin na fertile na itlog na matas pang na sigurado na mapipisa mga idol. Pagka medyo lumumpas na kasi sila ng isang linggo, medyo mahirap na silang mapisa mga idol. Mababa na yung chance na mapisa yung ating itlog. Mababa na yung fertility rate niya mga idol. Wala pa naman tayong lagayan ng itlog mga idol, ay ng ref na pwedeng paglagyan ng itlog mga idol para tumagal ang fertility rate ng ating manok. Kaya markingan na lang natin. Bari, tapos na tayo dito mga idol. Mamayang gabi naman titingnan natin sila mga idol kung saan sila, kung dumadapo sila sa kanilang mga dapuan mga idol. Yung iba kasi minsan hindi na dumadapo, kung saan-saan na lang natutulog. Ayan. Yung iba hindi sanay na dumadapo, kaya nilalagay natin sa dapuan nila mga idol. Mas ligtas kasi sila dun kesa dun sila sa lapag natutulog mga idol. Kaya check din natin sila tuwing gabi pagka bago tayo matulog. Araw-araw naglalagay tayo dito ng mga yung katawan ng saging ng idol. Yan. Kinakain kasi nila yan mga idol. Bali binibiyak natin sa apat, tapos yun yung kinakain nila, yung gitna. Yan. Yung lakas rin pang pakain niya sa ating mga manok mga idol. Para makatipid din tayo sa mga patuka natin. Mahal kasi ng patoka ngayon mga idol. Kaya kailangan natin.